donut kanina. Tingnan niyo. Bag ko lido. Bumili ako ng minestra na ba yan para gusto ko si Daddy mag-soup mamaya. Tapos, bacon. Ano pa? Yung cheese kasi gagawa ako ng ano ba gagawin? Kasi meron kami radicchio na nabili pero medyo mapait siya. So, hindi siya pwedeng isalad. So, gagawin ko na lang siyang something. Na magic natin. Tapos, prosciutto. Ano ba itong prosciutto? Ham. Yan, gagawin ko na lang yung minestra. Ayan. Umaga, grabe, promise. Super. Ay, matanggal. Super lamig kaninang umaga. Sa labas po, siguro 6 degrees. Kaya. Mas malamig siya. Kaya, mas na-appreciate ko yung, alam yung naka-bughag lang yung. Kaya pala uso ang, ano, no-comb look. Walang supply look. Kasi nakaka-ano talaga, nakakatulong. Kasi minsan, pag tinatalit yung buhok kong ganyan, no? Ang lamig-lamig kaya dito sa tenga ko, sumasakit yung tenga ko. Kaya, pag umaga, sa umaga, naka-bughag lang yung buhok ko. Pero nagsusuklay naman, ha? Isang beses lang ako nakapagsuklay nung umalis kami. Nung pumunta kami yung Friuli. Kasi madalian na. Ayan. Gagawin ko na para mamaya pagdating nila. Initip ko na lang. Diba? Because for tonight, meron na kaming food. Meron na kaming pasta. Awesome. In chat, it's 8:35. O, diba? Aga ko. Nakabalik ng bahay. 8 kasi yung pasok ni Anton. So, pumapasok siya 5 minutes to 8. So, by 8 o'clock pa, libre na. Ay, hindi pala. Pumupunta pa pala ako dun sa window ni Anton. Tapos nagbabay-babay. Mga eklabush. So, mga siguro, nag-last for like around 1 minute, 2 minutes lang. Tapos, alis na ako. Ganun. Okay. Nililis yung tapat. Yan. So, habang naghihintay ako ng na maluto to, ang aking minestra. Minestra is soup ba? Soup. Zupa. Soup siya sa English. Tapos, yung gagawin ko. Mag-breakfast pa ako. Ay, hindi pala. Mamamalansya na ulit ako. Ang dami ko pa siya. Araw-araw ko mamamalansya. Kasi, yun nga, si Anton, everyday pumapasok, everyday ko nilalaban kasi hindi naman ganun kadumi, pero alam mo yun, yung sa eskwelahan, sa atin nga, di ba, araw-araw naman natin, naman tayo naglalaba. So, yun guys, hello, for a change, ay sasama ko kayo. Kasama natin ang ating shadow. Si Shadow. So, 10 minutes to 12 sila lalabas. 10 minutes ako nakalabas ng bahay. Ayun, mainit. Buti nilang tinala ko yung vest. Nagsuot ako ng vest. Malamig pala. Alam yun. Kasi talagang last minute. Hindi naman last minute, just in time. Ano din naman gagawin ko dun? Ay. Diba talaga nakalagay yung lagay ba tawag niyan? Naka-anak ito. Wala gibog husan.
gagawa ako ng radicchio al forno. Lalagyan ko pa to siya ng ham, yung binili ko kaninang umaga. At cheese. Lalagay ko sa oven. Ayan. Prepare ko na siya. Ready na ang ating radicchio. Actually, dapat na gamitin na cheese is yung, alam niyo yung feta, yung slice ng cheese. Mas masarap ang montazio. Ito, nabili ko, asiago. Nilagay ko lang dyan kasi manipis yung cheese na nabili ko. Wala akong makitang iba, kaya yan na lang. Anyway, magbimelt naman siya. So, lagyan na natin sa oven. Other contorno din na ginawa ko ngayong gabi is broccoli. So, yun yung contorno namin. Diba? Ayan na siya, guys. Totoo na. Kunin ko lang. So, ayan na siya yung radicchio al forno. Masarap siya. Sarap na amoy. Mele ko. Ito yung ginawa ni Daddy. Lupo siya. Lupo na siya. Magkaroon siya ng syrup. Ayan na.